Pinatunayan nga mga idol ni Stephen Curry ngayong NBA Finals ang kanyang sarili. Natandaan niyo ba mga idol anong sinabi nito nila Draymond Green, Gary Payton at Steve Kerr na ito nga daw si Stephen Curry ay sobrang nag-improve pagdating sa kanyang depensa over the years. Sinabi nga rin nila na malakas na nga daw itong si Stephen Curry at hindi na nga daw basta-basta nabubuli na lang ng ibang mga NBA players. At kahapon nga mga idol sa Game 5 ay merong pantunay niyan na itong si Stephen Curry ay todo na nga talagang nag-improve sa kanyang depensa. Panoorin natin itong video clip na ito mga idol. Yan nga mga idol ang clip na pagpapatunay ni Stephen Curry na talagang nag-improve na siya sa depensa. Marami pa nga rin kasing mga NBA fans mga idol na naniniwala si Stephen Curry ay hindi ganun kagaling sa defense. Pati na nga rin ang mga NBA teams ay naniniwala na hindi ganun kagaling si Steph dahil itong Celtics ay tinatarget nga siya every possession nila pagdating sa depensa. At hindi na nga katulad mga idol ng dati ang nagiging resulta. Nakakakuha na nga mga idol itong si Stephen Curry ng mga defensive stops. Hindi man natin masasabi na elite defender itong si Stephen Curry mga idol, pero kung ikukumpara nga natin noong 2015-2016 ay talagang ang laki ng improvement ni Steph. Dati ay parang ginagawang bata lang si Steph mga idol sa depensa kahit nga nang hindi ganun kalalaking player dahil nga hindi ganun kalakasan itong si Curry. Pero mga idol, 6-7 years later, fast forward, iba na muli ang storya. Hindi na basta-basta nga nababata itong si Stephen Curry dahil mga idol, lumalaban na nga rin siya pagdating sa depensa at ang video clip na napanood natin kanina ang patunay dyan. Pero anyways nga mga idol, ano bang opinion nyo dito sa story at balitang ito? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion. At pag-usapan nga natin ang nating next balita mga idol, eto nga ang Utah Jazz ay may presyo na dito kay Rudy Gobert. Gusto nga nila ng star caliber player, young prospect at picks kapalit nga ng kanilang all-star big man na si Rudy Gobert. Well, kagaya nga mga idol ng inaasahan na magiging resman ng mga NBA fans ay masyado nga daw mataas ang hinihingi dito kay Rudy Gobert. Hindi naman daw superstar ang makukuha mula sa Jazz. Pero mga idol, ayon nga sa mga numero, ayon sa mga statistics ay parang patas lang ang inihingi na ito nga Jazz kapalit ni Gobert. Dahil alam nyo ba, sa ESPN stats nga mga idol, since 1996, eto nga si Rudy Gobert ay nangunguna sa defensive rate plus minus. At ang mga katunggali lang naman dyan mga idol ay ang mga Hall of Fame, elite defensive big men na kagaya na lamang neto ni Mutombo at pati na rin ni Ben Wallace. Tapos, dagdagan pa nga yan mga idol ng mga awards neto ni Rudy Gobert. Napanalunan niya lang naman ang Defensive Player of the Year Award mga idol ng 3 beses in the last 4 years. Ibig sabihin lang naman niya ng mga idol ay dinomina nga neto ni Gobert ang kategory na ito. Hindi man nakakalaki ng mata mga idol ang statistics neto ni Rudy Gobert, pero pag napanood nyo nga siya mga idol, pagdating sa eye test ay talaga namang worth it nga siya na mapunta sa iyong team dahil sa kanyang mga defensive abilities pati na rin ang kanyang impact sa depensa. Kaya naman mga idol, dapat ay sa tamang team nga mapunta itong si Rudy Gobert para nga mas ma-unlock pa siya as a player pagdating sa kanyang opensa. At ang isang magandang destinasyon niya nga mga idol ay sa team ng Dallas Mavericks kung saan magiging kakampi niya nga mga idol ang elite playmaker na si Luka Doncic. Pero anyways nga mga idol, pag-usapan natin ang balita kay Zach LaVine. 200 million kasi ang inaasahan na ibigay nga sa kanya netong Chicago Bulls for 5 years. Ibig sabihin yan mga idol, maaaring magkaroon si Zach LaVine ng 40 million a year na salary kung magre-resign nga siya sa kanyang team. At expected nga na bumalik siya dyan mga idol, kagaya nung banalita natin nung nakaraan. At kung magiging matalino nga yan si Zach LaVine mga idol, ay tatanggapin niya na yung 200 million na kontrata para nga magstay dito sa team ng Bulls. Dahil kagaya nga nung nabanggit at nasabi ko sa inyo mga idol nung nakaraang video natin about kay LaVine, maganda ang future netong Chicago Bulls at pwede nga sila maging championship contender in the next few years. At para na nga sa ating panghuling balita mga idol ay good news sa team ng Los Angeles Lakers. Meron kasing executive sa Western Conference na pinuri si THT. Kahit na nga daw hindi maganda naging kanyang last 2 years para sa Lakers nang dahil na nga rin daw sa virus at sa naganap na NBA bubble, ay nireveal nga ng executive na ito mga idol na kukunin pa rin nila itong si THT. Kahit statistically mga idol ay hindi nga maganda ang kanyang ginagawa. Tiwala pa nga rin daw ang mga executive na ito pagdating sa potential ni THT.
Isipin nyo rin naman kasi mga idol, isang 6'4" na player pero may 7'1" na wingspan. Hindi lamang opensa ang kanyang potential mga idol, pati na rin depensa. May bright future nga siya na maging magaling na two-way player. Very raw talent pa itong si THT mga idol, kulang pa sa development. Dahil na rin, nahahadlangan nga siya ng mga superstar dito sa Lakers sa paglalaro ng madaming minuto. Kaya naman mga idol, sigurado yan kapag napunta itong si THT sa ibang team tapos nabigyan nga siya ng kalayaan sa paglalaro ay talaga namang mailalabas niya nga ang kanyang tunay na potensyal. Nagpakita na nga siya ng flashes dito sa team ng Lakers, hindi lang talaga mailabas mga idol dahil limited nga ang kanyang minutes. Pero anyways nga mga idol, sa tingin niyo ba'y dapat nang malipat itong si THT sa ibang team para nga lumabas ng kanyang tunay na potensyal or magstay na nga lang siya dito sa team ng Lakers at possibly manalo ng championship? Komento niyo lamang mga idol ang inyong mga opinion. At yan nga lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming ang salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!